Kahit pagsamahin pa ang mga bilang ng mga napatay na abogado sa nakalipas na anim na administrasyon, wala pa rin sa kalahati ng daming naitala sa ilalim ng hindi pa natatapos na Administrasyong Duterte. Ayon po yan sa Free Legal Assistance Group. Pero ang ikinakabahalan ng isa pang grupo ng abogado, baka hindi na nila makamit ang hustisya dahil hindi na raw umuusad ang mga kaso. Nakatutok si Emil Sumangit. 61 abogado ang pinatay mula 2016 hanggang sa kasalukuyan, panahon ng panunungkulan ni Pangulong Duterte. Sa pag-aaral ng grupong Free Legal Assistance Group of Flag, di hamak na mas marami yan kumpara sa 28 naitala mula taong 1972 hanggang 2016 sa nakalipas na anim na administrasyon. Nababahala kami kasi di naman pangkaraniwan na ganun kadami abogado pinapatay. Nakikisa kami dun sa panawagan ng mga lahat ng abogado na kailangan gawan ng paraan ito at nananawagan kami sa Supreme Court. Sabi ng grupong National Union of People's Lawyers o NUPL, hindi na raw umusad ang mga kaso ng pagpatay na ito at nangangamba silang tuluyan ng walang mangyayari rito. Marami-rami dyan mga drug yung mga lawyers ng drug suspects. Nangyari yan noong mga 2017 more or less, nung nag-announce si President Duterte na kayong mga drug syndicates, you get away with it because of your high-paying lawyers. Then he warned publicly, ha? Publicly he said, kayo na mga lawyers, kayo ang sunod. After that, grabe, patay. Hinala ng NUPL, ang gobyerno ang nasa likod nito. Ang mga biktima, bago sila na-atake, nirentag muna sila ng gobyerno o kaya pinira muna sila publicly ng gobyerno. Pangalawa, yung mga attacks na to, reason karamihan ng mga attacks in broad daylight, mga witness, parang hindi natatakot yung gumawa na mahuli ng pulis. At yung pangatlo, ang kawalan ng interes ng gobyerno na i-investiga at i-prosecute ang mga killings na ito. So yung tatlong patterns na yun, ang tinitingnan namin, yan ang isang suspicion namin at aming assertion na this is state-sponsored. Patuloy naming sinisikap na makuna ng panig ang PNP hinggil dito. Sabi naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque, hindi niya alam ang pag-aaral na ito ng grupong flag. Magsasagawa raw ng sarili nilang pag-aaral ang palasyo. I don't know about that study. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras.